Ayan, good evening po sa inyo. Sir, okay lang tanggalin to. Ayan, magtatagalog po ako, okay lang po. Tagalog po tayo, no? Siyensya lang, hindi po ako marunong mag-Bisaya. Ang alam ko lang po na salitang Bisaya ay guwapa. Yan lang yan, eh. Hindi po ako tinuruan ni Pastor Alan, eh. No, tinuruan sana ako habang nandito ako. Sayang, ano? So anyway, Pastor Frank, maraming salamat po for this opportunity. At ako po ay magta-taglish lang. Sana po ay maintindihan nyo ako. At bukas ay babalik na po kami ng Manila. At naging magkakaibigan po kami through the values formation. At dahil po doon ay nakakilala na po kami. Si Pastor Alan po ay 2019 pa po, Christian Coalition Movement, ay kasama na po namin siya. At ako po'y nagpapasalamat sa gabing ito, even though ito po'y wala sa aking schedule. Ang purpose po ng aking punta rito sa Cebu ay dalawa po. Number one, ay i-meet yung mga pastors last Monday para po i-cascade yung vision ng Christian Coalition Movement. And then, ikalawa po, para i-assist si Lieutenant General Azurin na nandito po ngayon sa Cebu para po tumulong sa programa ng kasimbayanan, yung kapulisan, simbahan at pamayanan. Kaya po, wala sa schedule ko ito, pero naisingit po natin. Kaya lang, sabi ko nga kay Pastor, wala po akong suot na, wala akong dalang polo, wala akong dalang necktie, wala akong dalang kung anuman. Kaya po, barong, kaya ako po yung naka-polo shirt, paumanhin po sa inyo. Okay, pasensya na po, ano? At pag ako po yung naiimbitahan magsalita, sa kahit anong church, talagang normally po, ano, pasensya na, ano, normal po sa akin na hindi po ako nagpipreach dun sa pulpito. No, bilang evangelist already for 22 years, sanay po ako naglalakad-lakad pag nagsasalita. At kung sakasakaling mapunta ako sa likuran mamaya, basta ganun na kayo, kung nasan po ako tumingin kayo sa akin. Masyado po akong maguluho akong maglakad. Kaya po hindi nyo ako mapapastay dito. Ikalawa, ginagalang ko po yung pulpito ng bawat simbahan. At since yan po ay pulpito nila Pastor Frank, ni Tatay, sabi ko kay Pastor, dito lang ako sa baba. Okay na ako rito. Ano? At 22 years na po ko evangelist. Pero ako po ay graduate ng Bachelor's of Theology under Dr. Gabino Estica sa Mandaluyong. At ako po ay nag-pioneer din ng church. 1995, naging senior pastor po ako. 1995 sa may Quezon City. 1998, when I started the Tough Guys Ministry. At ito pong Tough Guys na ito, I was influenced by a group of bodybuilders sa United States called Power Team. So, kung kayo po'y taga-America, familiar kayo doon, yung salitang Power Team. Ang Power Team po'y mga malalaking katawan na mga, it's a group of bodybuilders. Nag-Christians po sila. So, they are using yung mga demonstration and then nagpipreach sila. And that time, I was sitting at the couch. Nanonood po ako ng TV. Nakita ko yung Power Team. Lalaki, I don't know if you heard about them. Sa States. Very popular sila sa Amerika eh. Sila yung mga nagbubuhat na kung ano-ano. Tapos yung directory, pinupunit nila. Talagang may show. Nag-aapoy po yung stage. So akala ko, it's just a show. And then the president, John Jacobs, started to preach. Aba, nung nag-preach, napatayo ako doon sa upuan ko. Sabi ko, sino itong mga to? Kasi lalaki ng katawan. Yung pala, Power Team is a Christian organization. Na ang ginagawa nila, they tour sa buong mundo, nagpapakita ng show, na mga kung ano-anong binabali nila, binabasag nila, tapos nagpipreach. Sabi ko, wala pang ganun sa Philippines. Eh sabi ko, anong ginagawa ko? Eh ako po'y matagal ng martial artist. I was already a third degree black belt in Shotokan during those time. At at the same time, I'm a member of the national team ng year 1998-1999. Habang nagpapastor ako, lumalaban ako ng tournament, kaya laman po talaga ako ng tournament. So, 1999, the first year na nakapunta ako ng Cebu. Kasi nag-host po ang Cebu ng Philippine National Games at ako po yung representative ng San Juan sa karate. So, I went to Cebu first time, 1999, and then I competed dito po. And then, nasundan yan na nagkaroon po ng missions conference sa Bible Baptist dyan sa Katipunan. And then, ito na yung pangatlo ko na makapunta po ng Cebu.
So nung time na yon, sabi ko, anong ginagawa ko sa talent na ibinigay ni Lord sa akin, yung skill? And nung time na yon, I was starting dun po sa Quezon City ng church na punong-puno ng mga gang leaders and gang members. Yung akin pong maliit na house church doon is in between dalawang eskwelahan. Yung Don Quintin Paredes High School at saka yung Quirino High School. The smallest high school and the biggest high school. At yung church nasa gitna. Araw-araw na ginawa ng Diyos, laging merong rumble ng gang doon sa harapan ng simbahan. Misa, nag-overnight prayer meeting kami, alas 12 ng gabi, nagra-rumble doon, hihinto kami sa prayer. Para sigawan ko lang mga young people, magsilayos kayo, bubugbugin ko kayo. Pag di kayo umalis dito, nananalangin kami. So, nung time na yon, I had the heart to reach out gang. Kaya lang, meron akong Bible, nakanektay ako. Alam mo, sa Manila, pagpunta mo sa mga gang leader, yung tawag nila doon, turf. Yung lugar nila. Papasukin ko yon. Wala akong pakialam kung ako'y mabugbog. And nung time na yun, I was at the height of my martial arts career. Kaya sabi ko, kaya ko makipagbugbugan dito sa mga gang leader na ito. Dahil laman ako ng tournament eh. And I was also a gang starter ng 15 years old and started Alpha Sigma Omega at the age of 16. Kaya puro away. Kaya sabi ko, kaya ko to mga to. Kaya lang, every time I went to the turf, yung lugar nila, magtatakbuhan. Kasi nakita nila ang laki ng Bible ko, tapos naka-necktie ako. Nako, sino kaya yan? Si congressman. Alis na tayo, alis na! So sabi ko, I will use my skill in martial arts no, to reach out these kids. These are gang leaders. So I opened my house, I went to the school, and offered free martial arts training. Aba, yung mga gang member, nagkaroon ng interest. Bakit? Kasi ang sabi ng mga gang members, pag natuto tayo neto, advantage to sa atin, sa mga kaaway natin. Siyempre, yun ang kanilang mentality. No, yun ang mentality nila eh. Kaya lang, every after training, we have 15 minutes Bible study. Eh, wala silang bayad sa akin eh. So, hindi kayo uuwi, hindi ako nakapag-preach sa inyo. Eh, ang turo ko po sa kanila, 3 times a week. So, wala silang choice. At ang bayad nila sa akin, linggo, nasa church kayo. Yun ang bayad. Ayun. Kaya yung church ko nung time na yon sa Quezon City, punong-puno ng mga gang member. Punong-puno na young people. And to make the long story short, it has become my ministry for 22 years. 22 years na po ang Tough Guys. Established na siya. We already have 70 branches. Ang 6 po ay nasa Amerika. Ito po, mag-open na kami sa Africa, mag-open na po kami sa Cambodia, tsaka sa Thailand. And we have 1,700 students that benefits in our ministry. And who knows, magkaroon po ng Tough Guys Cebu. Si Pastor Alan po ang magtuturo. Okay. At yun po, nagkaroon na po ako ng maliit na ampunan sa Mandaluyong. Maliit na orphanage lang para sa mga gang-gang. Dahil ang unang naging ampun ko po ay 13 mga gang members and gang leaders. No, yung nasa video po kanina, na si Saldi, yun po yung naging ampun ko ng edad, I think 14 or 16 years old, natira sa amin yan. Naalagaan po natin. And for 22 years, na-disciple, naalagaan, nakakilala, ngayon po, ay nagpapastor na siya ng isang church sa Pasig. No, at marami po sila. Actually, marami sa mga naging unang ampun ko ng 13 mga masasakit na sa ulo ng mga gang leader na young people are now serving the Lord. If I'm not mistaken, 4 of them are already pastors and serving the Lord in a full-time ministry. Kaya po yun ang ating naging ministry hanggang ngayon. Kaya po kung meron mga young people dito na gusto nyo i-train namin, ay kung papayagan kayo ng pastor nyo, pumunta ho kayo ng Manila, doon kayo tumira sa akin, I will train you. Libre po ang board and lodging, libre pagkain, libre scholarship sa Bible school, libre training, ibabalik ko kayo rito, black belt na kayo at mag-start kayo ng Tough Guys Ministry, okay? So pwede na po kayo sumama sa akin bukas pa Manila, sino pong gusto? Yung hindi po malakas kumain ha, yung hindi malakas kumain. Okay? Yan, so yun po ang ginagawa ko. No, meron pong taga Palawan, pinadala sa akin, tinrain ko, after 1 year, binalik ko sa Palawan, kaya meron kaming Tough Guys Palawan.
Meron kaming tough guy sa Nueva Ecija, pinadala sa akin. After 1 year, binalik ko ng Nueva Ecija. So dadali nung pastor sa akin, ititrain ko, ibabalik ko sa pastor. So yun po yan. Kaya kung meron kayong heart sa ganyan, no, yung mga medyo ang katawan ay talagang tulad ng mga gantong katawan, nako, yung mga ganyang katawan na yan, yan ang mga dapat na tinitrain natin ng gusto, pastor, eh, no? Talaga. Okay po, so anyway, pag-pray nyo lang po. And then of course, medyo may edad na rin po ako, 52 anyos na ako. Ang tough guys po ay pinagpala na ng Panginoon. Marami nang na-train, marami na pong humahawak niyan, at ngayon po nakafocus ako sa Christian Coalition Movement. So ito po yung isang chaplaincy ministry na nagre-reach out naman sa mga iba-ibang sector ng government. Okay? So yun po yan, kaya salamat sa Panginoon. At Pastor, salamat po for this opportunity. Okay? So meron po ako i-share sa inyo na a story in the Old Testament. At lahat tayo ay familiar sa buhay po ni Samuel. Sino ang familiar sa buhay ni Prophet Samuel? It's in the book of Samuel, 1 and 2 Samuel. So ang book of Samuel po ay divided sa dalawang book. Yung 1 Samuel at saka 2 Samuel. At yung dalawang libro na yon ay meron pong kanya-kanyang emphasis. Yung 1 Samuel focuses more on the life of Samuel and Saul. While ang 2 Samuel focuses more on the life of King David. So dyan ho lumalaro ang aklat ng 1 and 2 Samuel in the Old Testament. The life of Samuel sa early first maybe 15 chapters ng Book of Samuel. And then inanoint niya si Saul. And then he anointed David. And then yun na po ang nangyari. At alam na natin ang story about Saul while he was, nung siya po ni-reject ni Lord. And then King David took over the kingship sa Israel, and then the rest is history. Okay? Now, maybe tatanungin natin, Pastor, what's the use of studying the Old Testament? Eh tayo po ay nasa grace period na ngayon. It's the time of the Holy Spirit. And what's the use of going back to the Old Testament? Maybe yung mga pastor nyo, naririnig nyo na nangangaral ng mga buhay ni Moses, buhay ni Abraham, buhay nila Joshua, at lahat ng yan. Ba't kinakailangan natin balikan itong mga story in the Old Testament, para ano to at ano ang benefit natin dito? Okay? May binanggit po doon sa aklat ng Romans, chapter 15 in verse 4, at ito sinabi ni Apostle Paul. Ang sabi niya, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning." So ibig sabihin, lahat ika ng naisulat noong mga panahon na yon ay naisulat para sa ating ikatututo. So ibig sabihin, pagka narinig nyo ang mga pastor ninyo na ipinangaral ang Old Testament, yan po ay para sa ating ikatututo. So kung wala tayong matututunan sa buhay ng mga lingkod ng Diyos in the Old Testament, then we defeated the purpose of the Old Testament. Why? Because it was written aforetime and it was written for our learning. Yung pong sinasabi dyan, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. So I just hope na ngayon po sa pag-aaral natin in the life of Samuel, we can learn very important characteristics of Samuel na ginamit ho siya ng Panginoon. Okay? Yun po ang goal natin ngayon. Now, very timing po, and listen, very timing ang kapanganakan ni Paul, ni Samuel, nung time na yon. Bakit po? Sabagat ang Israel nung panahon na yon, katatapos lang ho silang pagharian o pangunahan ng mga judges. Bago mag 1 Samuel, nabuo ang mga judges, and then after judges, Ruth, and then 1 Samuel. At sa mga judges, hindi lahat ng mga judges na nilagay ni Lord ay mga matutuwid na hukom. Meron diyang mga sabihin nating talagang gumawa ng kasamaan. But still, despite na gumawa ng kasamaan, the Lord permitted it and the Lord allowed it for Israel to learn. Nakuha niyo po, no? So lahat ng bagay, hindi lahat ng naghari sa Israel ay matuwid. May mga nilagay si Lord para turuan po ang bayang Israel. Everything is for our learning. And then pagkatapos niyan, wala na hong judges. Pinanganak na po si Samuel.
So Samuel was the last judge of Israel and the first prophet of Israel. Now, kung bibigyan po natin yan, kung titingnan natin ang story nito, pakinggan niyo po maigi, ang Israel po, sabi ko nga, very timing si Lord eh. Talagang si Lord magaling siyang kumilos eh. Alam niya kung sinong ilalagay niya sa bawat generation. Alam ni Lord kung sino ang dapat niyang ilagay sa pwesto, kung anong kailangan ng generation na yon. Bakit? Ano bang status ng Israel nung panahon na si Samuel ay pinanganak? Makikita natin yan sa aklat ng 1 Samuel. Unang-una, Israel was in the state of chaos and depravity. Nung time na yon, nagkakagulo ang bayang Israel. Bakit? Kagagaling lang nila sa mga iba-ibang klaseng hukom na nangunahu sa kanila. And they were in chaos. Hindi lamang yan. Ikalawa, nung pinanganak si Samuel, ang Israel po ay meron tinatawag na chief priest o high priest. Ang pangalan ay si Eli. At si Eli ay tapat na lingkod ng Diyos. But unfortunately, yung mga anak ni Eli, lahat po sila ay unfaithful sa Diyos. Imagine the status. Nagkakagulo ang Israel. Yung dapat na mga lingkod ng Diyos na naglilingkod ng tapat ng mga anak ni Eli, lahat ay hindi naglilingkod sa Diyos. At hindi lamang yan, yung Ark of the Covenant na siyang tinatawag nating speaks of the presence of God, wala sa lugar ng Israel. Ninakaw ng Philistines. So nung time na yon, ganun po kagulo ang bayang Israel. And the Lord wants to give revival in the land of Israel. And in order for them to have revival, God needs somebody to use to stand before God and this chaotic Israel para maibalik sila sa Panginoon. At nung time na yon, dun po pinanganak si Samuel. Si Samuel po ay anak ni Hana. At si Hana po ay merong asawa na ang pangalan ay si Elkana. Si Elkana po ay merong dalawang asawa. Nasa aklat po ng 1 Samuel chapter 1. May dalawa po siyang asawa. Yung unang asawa niya si Penina. Yung pangalang asawa niya si Hana. Si Penina maraming anak. Si Hana wala. So nung time na yon, nagkakaroon ng konting, alam mo naman, jealousy itong si Hana na ba't ang dami niyang anak, ako wala. So she started worshiping the Lord. And she started praying, Lord, bigyan mo po ako ng anak. And nung time na yon, kung makikita niyo ho, tinugon ni Lord yung prayer ni Hana. Binigyan ho siya ng anak at pinangalang Samuel. Anyway, ano ho ba ang si Samuel? Sino ho ba siya? Samuel was the last judge and the first prophet of Israel. And Samuel was a miracle child. Miracle child. Bakit? Kasi hindi ho magkaanak si Hana. And then because she worshiped the Lord and she served the Lord granted her request. Kaya po yung salitang Samuel means name of God. Meron ba rito ang pangalan Samuel? Merong Samuel dito? Wala, no? Magandang pangalan sa anak yun kung magkakaanak kayo. O meron ba rito ang pangalan Judas? Wala naman, ano? Okay, wala. Mahirap naman yon. Okay? So, nung pinanganak po itong si Samuel ni Hana, ang saya-saya nila. And the Lord ordained it na siya'y ipinanganak nung time na yon na ang Israel po ay nag-backslide, magulo, wala yung Ark of the Covenant, yung mga supposedly priest during those time na dapat naglilingkod was unfaithful to God. And that time, Samuel was used mightily by the Lord. Kung mapasahin niyo po ang book of Samuel, the Lord using mightily na maibalik po, number one, yung Ark of the Covenant, ma-rebuke yung mga anak ni Eli, at maibalik po ang status ng Israel na maglingkod sa Panginoon. And he was used mightily. Alam niyo mga kapatid, pagiging niyo maigi, no? Ako naniniwala na kahit po wala tayo, kayang gawin ng Diyos ang gusto niyang gawin. Pinroof niya na yan in the book of Genesis. Wala pa tayo kaya niyang gawin ang lahat ng bagay dito sa mundong ito.
Because God is powerful, God is all-powerful, alam niya ang lahat ng bagay. Pero ako naniniwala, mga kapatid, matapos siyang gawin ang lahat ng bagay, I strongly believe from the time of Adam hanggang sa panahon natin ngayon, kung merong mang gustong gawin ng Diyos, gagawin niya yon sa pamamagitan ng paggamit sa mga taong gusto niyang gamitin. Even though without us, God can do it, but I believe that God decided to use somebody to carry His power, His purpose, and His plan. Pinatunayan niya po yan even during the time of Abraham. Nung nakita ni Lord na ang Israel ay nasa ilalim ni Parao sa Egypt, the Bible says nakarating sa kanyang iyak ng Israel. Ako naniniwala makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang patayin si Pharaoh, palayain. But God chooses Moses. Gumamit siya ng tao. Hindi na ho nagbago yan. From the time hanggang Abraham, Moses, Joshua, Samson, David, Elijah, lahat ng yan. Pagdating sa New Testament, andyan po ang mga disciples, andyan po si Apostle Pablo, sa Book of Acts, na itayo po yung lumaganap ang gawain ng Panginoon. Mga church fathers natin, andyan sila John Knox, sila John, andyami dyan. Hanggang ngayon, God is still looking for somebody to use. Kaya lang, hindi siya basta gagamit na kung sino-sino lang. May nakita siya kay Samuel na naging daan para gamitin si Samuel ni Lord. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko yung Samuel, napaisip ako, nung tinitignan ko yung buhay niya, hindi ho siya perfectong tao, ha? Bagamat maganda yung lahat ng characteristics sa pag-aaralan natin ngayon, pero honestly, si Samuel is just a human being. Meron din siyang mga loopholes bilang tao. Bakit? Basahin nyo chapter 8. Si Samuel ginamit ni Lord, pero yung mga anak niya hindi sumunod sa Diyos. And I have no right to question what kind of father Samuel was. Hindi ko alam, ha? Kasi wala namang sinabi. Pero kung naniniwala, ginawa ni Samuel ang lahat ng bagay. Kaya lang, minsan ang mga bata, pag lumaki na, may sarili ng decision sa buhay. Kaya kayong mga batang bata pa ngayon, huwag kayong lalaki na lalayo kayo sa Diyos. So, meron ding loophole si Samuel. Kaya lang, hindi yun ang binigyan ng focus ng buhay niya. Ang binigyan ng focus ng buhay niya, yung qualification na meron si Samuel, kaya siya nagamit ni Lord. At nung tinignan ko, may apat po ako nakita. Na sana, habang pinag-aaralan natin, tingnan mo, nasa akin ba yun? Now, apat po ito, but because of limitation ng time, no, at pipilitin kong paiksiin po ito, bakit po? Kasi he who speaks short shall be invited again. Kaya ipiliin natin pa igliin ng konti yan, okay? Kasi pupunta pa ako sa church ni Pastor Alan. Ano? At mamaya. So anyway, sa apat na yon, dalawa lang po ang bibigyan ko ng diin. Pero ibibigay ko yung dalawa para may idea kayo. Pero dalawa lang ang bibigyan natin ng pansin na sana po ay makita ni Lord sa atin para magamit niya tayo. Okay? Unang-una sa lahat na nakita ko, ay nakalagay po sa 1 Samuel chapter 1 verse 28. Nung ipinanganak na, okay? Nung pinanganak na po ni Hannah itong si Samuel na anak niya. Ano niyo ang ginawa ni Hannah? Ito po ang sabi. 1 Samuel 1:28, nasa screen naman po natin 'yan. Therefore also I have lent him to the Lord as long as he liveth he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Anong unang-unang bagay na nakita ko sa kanya? Samuel was dedicated to the Lord. Samuel was dedicated to the Lord. Binanggit ho dyan, nilagyan ko ng line yung salitang lent. Dalawang beses, twice, the word lent was mentioned in verse 28. Pero, yung salitang lent na yan, bagamat pareho po ng English, sa original Hebrew word, magkaiba po ibig sabihin nun. Ano po yun? Kung kukunin natin yan sa English niya, therefore also, I have given him to the Lord. So, sila Hannah, sila Elkanah, he gave Samuel to the Lord, as long as he liveth,
he shall belong to the Lord. So, dalawang salitang lent sa English in the King James, but the original means, I gave him to God, and now he belongs to the Lord. Gave, belong. Sabihin nyo nga, gave, belong. Naman ang ibig sabihin yan. Alam ni Samuel na ang buhay niya, hindi niya pag-aari. Samuel knew exactly that his life belongs to God. Why? Because when he was a child, he was given to the Lord. Kaya ho nagkakaroon ng maraming issue ang maraming Kristiyano sa buhay. You know why? Because we thought we are the one who owns our life. Pera ko to, trabaho ko to, anak ko to, asawa ko to, bahay ko to, kotse ko to, pera ko to, akin to, girlfriend ko to, boyfriend ko to, pag-aaral ko to, talino ko to. Wala ho tayong pag-aari sa mundong ito. Kaya ngayon, hindi, ang Diyos, the very reason why Samuel belongs to God, naging pag-aari lang ni Lord. Why? Because Hannah gave him to God. Kaya ang hirap sa atin magbigay ng oras, resources, money o kahit anuman. Why? Kasi ang hirap bitawan ng isang bagay na pag-aari mo. No? Bigyan ko kayong halimbawa, sino may cellphone? Sino po may cellphone? Pwede mahiram? Meron po kayong cellphone hawak? Ma'am, pwede. Ayan. Okay. Thank you, ha. Ayan. Itong cellphone na ito, pag-aari po ito ni ma'am. Okay? Pero since ngayon, inabot mo na sa akin, akin na to, syempre. Binigay mo na eh, di ba? Parang ano, ang bigat ng damdamin niya. Pastor, akin yan eh. Totoo niyan, hindi niya ito ibibigay sa akin. Maliban na lang, the Lord will speak to him ngayon. Hindi, joke lang, okay? The very reason why, bagamat ang bilis niyang ibigay sa akin, kasi alam niya, hinihiram ko lang. Okay? Hindi ho akin to, hiram lang. Anytime na kunin niya, kunin mo nga ma'am, sabi mo akin ha. In Cebu. Ano ba sa Cebu yung akin ha? Ambina. Ambina ba yun? Ambina. Eh, ano yung sa Cebu yung ayoko? Eh, dili ko. Okay. Now, since pinahiram lang niya sa akin, wala po akong kapangyarihan, kontrolin to. Pag hiningi po ng may-ari, hingiin mo ulit, ambina. Oh, dili. Tama, hindi ko lang kung ano yung dili. Dili, ito, okay. Ibinigay ko. Bakit? Di naman akin yun eh. Nakuha nyo? Minsan doon nagkakaproblema ang tao eh. Wala akong time! Sandali lang, yung oras mo kay Lord yan ha, pinahiram lang sa'yo. Pag may offering na, ang hirap. Pinihintay yung offering lumampas. Paglampas, sayang magbibigay sana ako nakalampas. Pero ang tagal ng bunot mo eh. Bakit? Kasi akala mo pera mo yun. Eh si Samuel, sabi niya, ni Hannah, bata ba to? Ibibigay ko, I will lend him, I will give him. Now he belongs to God. So anuman ang gustong gawin ni Lord kay Samuel, bahala si Lord kasi hindi na akin yun, sabi ni Hannah. Madaling ibigay sa Diyos ang isang bagay na alam mong hiram lang ng Diyos sa'yo. Yun ang unang-unang sikreto. Ano ang mga bagay na hirap kang ibigay kay Lord? Siguro bakit hirap na hirap ka? Kasi ang pakiramdam natin, sa'yo yun. Lahat yan eh. Lahat po, kaya nga meron tayong baby dedication. Once pina-baby dedicate mo ang bata sa church na ito, dapat pag lumaki yan, tinawag ni Lord magpastor, hindi mo pwedeng pigilan yan. Bakit? Inihandog mo yan nung bata. Hindi mo na pag-aari yan. Madaling ibig. Yung asawa mo, sino rito may asawa? Taas kamay. Yung may asawa. O yung asawa mo, hiram lang ni Lord sa'yo, pinahiram lang sa'yo. Yung isa tuwan-tuwa, eh di bibigay ko na. O ito na, sa'yo na, Lord. Matagal ko nang gusto ipamigay yan eh.
Buti na lang pastor, sinabi mo. Pinamimigay ko na to Lord sa iyo na. Sakit na ng ulo ko rito eh. Ay naku mga batid. Tandaan nyo to. Yung buhay na hawak ng Diyos, hindi mo pwedeng sukatin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay na yan. Bakit po? Bigyan ko kayo limbawa. Unang-una, broken family ako. Nasa video ko naman yon. Kaya ho kanina, walang sound na background nung habang sinusunto ko yung kaaway ko kasi may audio problem po yung 700 Club. That was 15 years ago eh. Kaya ang bata-bata ko pa ng itsura kong yun, ano? Ganto yan eh. Lumaki ako sa broken family. Tapos naging gang starter ng Sigma Lambda Tau ng 15 anyos. Naging founder ng Alpha Sigma Omega ng 16 years old. So ibig sabihin, lumalaki talaga, walang guidance ng magulang. Nagloloko kami magkakapatid nun. Imagine mo to kung gaano ko katalino. Laki na sa broken family, hindi pa ho ako matalino. Bakit? High school graduation. Lahat ng classmate ko, nakasuot ng toga, ang tawag, toga, umaakyat sa entablado, kinukuha yung diploma nila, kumakamay, ako po nasa likod, nanonood. Bakit? May binagsak akong isang subject. Alam niyo kung ano yun? Pilipino. Kasi ma-Pilipino na ako, binabagsak ko pa Pilipino. Kundi ba naman ako matalinong tao? No? Mga grade po, puro 70, 75, 74, 74, lahat ng ano ba? Puro hanggang 70 eh. No? Kaya ramdam ko yung taas ng gasolina ngayon. 74, 75, 73. Aram ko yun eh. Bakit? It reminds me of my grades. Yung taas ng gasolina eh. So imagine mo, broken family ka, gang member, gang leader ka, tapos bagsak ka ng Pilipino, kinuha ko ng dalawang buwan sa Arellano University yung Pilipino para makuha ko yung aking diploma, summer graduate. Then pasok akong Bible school. I went to Bible school. The Lord called me in 1988. Diyan po sa Mandaluyong, IBTC, International Baptist Theological College. Ang kinuha kong kurso, 4 years, Bachelor's of Theology. 4 na taon. Sa sobrang talino ko, yung 4 years, kinumpres ko sa 7 years. Ano na yon? Sagad-sagad na yon, Pastor. Talagang binuhos ko na lahat. Compressed 7 years. Finally, 1988, I graduated 1995. Nung aking BTH. Nakita mo yung talino ko? Walang kwentang young people. Lumaking walang gabay. Gangster. Hindi matalino. Bagsak ng Pilipino. 7 taon sa Bible school. Pero isang bagay lang alam ko. Nagbigay ako ng buhay sa Diyos, kayang gawin ng Diyos palakihin ang aking ministry. Dahil hindi talaga akin yon. Gagamitin lang kita. Kaya hindi mo pwedeng sukati ng isang tao na suko ang buhay sa Diyos eh. Nililiit mo ah, walang kwenta yan. Maraming tao magsasabing, walang kwenta yan. Eto, kapayat-payat yan eh. Isang hipan mo lang yan, parang ganito lang yan eh. Marami kang pwedeng sabihin, ah, ito, wala ito, hindi, bobo yan eh, wala nang alam yan eh, ganyan-ganyan. Sabi mo na lang ang sasabihin mo, pero pag nagbigay ng buhay sa Diyos yan, matakot ka na. Yan yung difference. Hindi niya napansin sa Bible, going back to the life of Moses, pansinin niyo yung sabi ni Lord, ah, tinan niyo ah, papalayain ko ang bayang Israel. So, tinawag si Moses, ano? Mamaya, balikan natin si Samuel, ha? Bigyan ko kayo ng illustration lang. Sabi ni Moses, Lord, hindi ko kaya. Di ba, ang dami niyang excuses? Hindi ako matalino, hindi ako magaling magsalita, wala akong alam, hindi ko kaya yan, Lord! Ano niyo, ang word ni Lord sa kanya? Simple lang. Ang dami mo excuse, eh. Ang tanong ko sa'yo, ano ang meron ka? Simple question of God. What do you have in your hand? Sabi ni Moses, a rod. Okay. So let us start with what you have.
Why? Because I will not use you to something you don't have. Lord, rod lang eh. Ano unang gamit ng rod? O di ba, lumarap siya sa mga magician ni Pharaoh? Tatlo 'yon, binitaw ng ganun, di ba? Naging ano? Naging ahas, di ba? So si Moses yung rod, binitawan niya, naging ano? Naging ahas din, di ba? Ay, bagay, maraming membro ganun, pag binibitawan ng pastor, nagiging ahas. De, joke lang, okay? Joke lang ano? Eh, yung rod na 'yon, basahin mo sa Bible eh. Di ba una ang tawag doon, the rod of Moses? Tingnan niyo sa Exodus chapter 3. Rod of Moses, the rod of Moses. But when Moses gave it to God, yung later part ng Exodus, it was called the rod of God. Hindi na rod of Moses. Wala ka na mababasa, it was the rod of Moses. Wala na. Why? Because anything you give to God belongs to God. So when you give your life to God, your life does not belong to you. At maghanda ka kung anong gagawin ng Diyos sa'yo. Pag hinawa ka ng Diyos ang buhay mo, hindi mo alam kung anong gagawin ni Lord sa'yo. You have to be ready kung paano kang gagamitin ni Lord mightily. Lahat ng hawakan ni Lord sa Biblia, nagkakaroon ng pagbabago. Hindi nga hawak ni Lord eh. Babae nga ang humawak sa laylayan ng damit eh. Yung babae gumaling. Diba yung 12 years na may sakit sa pagdudugo sa New Testament? Yung limang tinapay, dalawang isda, sa bata, kanya lang yun eh. But the Bible says, when he took the loaves, wow! Nung nasa kamay na ni Lord, hindi na para sa bata lang, para na sa lahat. Nag-iiba pag hawak ni Lord eh. Alam nyo, nasa LA ako, Pastor. I was shocked. Nagpunta ako ng LA, and then we went dito sa stadium ng LA Lakers. Sa stadium ng LA Lakers, meron dong souvenir items. Yun yung time na si LeBron, bago pa lang po sa LA na kinuha. Pagpasok namin sa loob ng souvenir, puro LeBron yung damit, puro LeBron. Lahat ng yan. And there's, may isang bola ron that catch my attention. Pinuntahan ko yung bola ng basketball, Spalding. Kung bibilin mo yan sa eBay, ang presyo nang $60 lang. Makakabili ka na ng Spalding, $60 lang. Pero nung tinignan ko yun, pinicturean ko eh, hindi ko lang nailagay dyan eh. Tinignan ko yung presyo, nabigla ako sa presyo. Kasi nung kinalculate ko sa peso yung dollar, ang presyo, 2,000,000 piso. Sabi ko, 2 million pesos. Eh, $60 lang to sa eBay, ah. Alam niyo kung anong difference? May signature ni Kobe Bryant. Nung pinirmahan ni Kobe Bryant, naging mahal. Diba? Alam niyo yung jacket na Philippine flag na jacket? Punta ka ng Green Hills sa Manila, 550 pesos lang po yun. Yung red, white, and blue na may sun, jacket na ginasuot ni Pacquiao. Ang presyo po ng 550 lang. Pero meron pong binebenta, ang presyo 50,000 pesos. Alam niyo kung anong difference? May pirma ni Senator Manny Pacquiao. Isipin mo yung napakamurang walang kwenta, pinirmahan lang ng mga sikat, iba na presyo. Imagine mo yung buhay mo walang kwenta, hinawakan ni Lord. Grabe ka na. Ano na presyo mo ngayon? Your life in your hand is useless. But your life in the hand of the Lord is priceless. Kaya huwag mo liliitin ang sarili mo. Bakit? Kung meron kang Kristo sa puso, mamahalin ka. Sabihin mo nga, mamahalin to boy. Sige, sabihin mo, expensive to boy. Kung ayaw maniwala, punta ka ng RD Phone Shop, sanla mo sarili mo. Tingnan mo. Maliban, ibigay mo kay Lord talaga. Pero if you are still holding it, hanggang ano lang ang kaya mong gawin. Let allow the Lord take control of your life and believe me, yun ang nangyari kay Samuel.
A life totally committed to God has nothing to fear, nothing to lose, and nothing to regret. Hindi mo pagsisisihan. Our daddy pastor here has been a pastor already for how many years, Dad? Almost 20 years. Pastor, ilang taong ka nang nagpapastor? 34 years. May partner, 29 years. Pastor, been serving the Lord since beginning. Ang tagal na eh. The question is, did you have any regret that you surrender your life to God? Nagsisiga ba, Pastor, na ikaw ay pastor ngayon? Pastor Paul, hindi. Pastor, lahat kami may ambisyon sa buhay, mga kapatid. Kung di nga ako nagpastor ngayon, sikat na artista ako eh. Pero yung mga naglilingkod kay Lord, lahat kami may mga pangarap sa buhay. I don't have time to interview all of them. But all of us have our own personal ambition in life. But when the Lord called us, we need to give up of our ambition. Sabi ni Lord, this is what you want, and that is the place where I want you to be. So go. So when we dedicated to Lord, sinabi namin, yes, Lord. Nung kami pumunta rito, we burned the bridge. We burned the bridge. Bakit? Because whatever happened, there's no way for us to go back. Yeah, we will die here. Ang problema, pag tawid mo rito, meron ka pang bit-bit. Para kasangaling magka-problema rito, Lord, na ibabalikan ako. Sa gawain ni Lord, di pwedeng ganon. When you say, Lord, I give everything to you have to burn the bridge. Because in Christianity, there is no turning back, no turning. Diba may awit tayong gano'n? No turning back, no turning back. That is what Christianity is all about. Once you move forward, you have to keep on moving forward. Ang Christian life ay parang isang eroplano. Once you take off, ang hinto mo na lang yung destination mo. Sa lahat ng uri ng sasakyan, eroplano lang, at pag nag-take off, hindi ka pwedeng huminto. Because when you stop, you fall. Hindi tulad ng motor. Ang bilis mo, stop. Hindi ka naman babagsak, pwede ka umatras. Kotse, stop. Pero sa eroplano, paglipad, walang balika, walang atras, walang hinto. Ang hinto mo, yung dulong destinasyon mo. Yun ang Christian life. Hindi pwedeng, serve ako ngayon! After ng serve ko ngayon, after 1 year, Lord, pahinga muna. Hindi po, tuloy-tuloy yan. Maring hindi mabilis, pero mahalaga, tuloy-tuloy. Di ba? Hindi naman pabilisan yan eh. Kayo, sa tingin nyo, anong hayop ang huling-huling pumasok sa arko? May guess kayo? Anong hayop ang huling-huling pumasok sa arko? Ano? Dragon? Ano? Turtle? Pagong? Ano? Guess lang natin yon. Baka nga pagong. Ba? Sa bagal niya. Pero, kahit nakapasok na lahat, hindi isasara ni Noah ang pinto, agad din nakakapasok si pagong. Huli man dumating, ang mahalaga, dire-diretso lakad. Bakit? Sa gawain ni Lord, di naman pabilisan eh. Sa gawain ni Lord, patapatan to. Maraming mabilis na naging tapat na wala rin sa gawain at the end. So maring mabagal ang Christian life mo, ang importante, you just keep on moving one step at a time. Bakit? Ang Christian life, hindi sprint, it's a marathon. Hindi pabilisan. Bakit? Eh kung ang Christian life natin, and listen ha, kung ang Christian life natin at ang gagamitin lang ni Lord ay mayayaman, sino sa atin ang qualified? Kung sasabihin lang ni Lord, ang gagamitin ko lang, mayayaman, hindi ho tayo pwede ron. Meron bang mayaman sa atin? Maliban kay Pastor? Mayabang, marami. Mayabang. Ako na, isa na ako dun.
Sasabihin ni Lord, oh, lahat ng matalino ang gagamitin ko. Hindi ho tayo pwede rin. Sino pwede? Hindi naman tayo matalino. Kung sasabihin ni Lord, ay, yung mga malalakas lang ang gagamitin ko, eh, hindi ho tayo pwede rin. Tama? Sino ba malakas sa atin? Oh, mga gwapo lang ang gagamitin ko. Ay, hindi po kayo pwede doon. Ilan-ilan lang kaming gagamitin doon. Siyempre, eh, paano ngayon yun? Buti na lang, tinitingnan nilo yung pusong dedicated sa kanya. Kaya wala ka mang kwenta sa paningin ng tao, pero sabi ni Lord, bigay mo buhay ko, wala kang kwenta sa kanila. I have chosen the foolish things of this world to confound the wise. The issue is, who holds your life? Because Samuel was dedicated to the Lord. The word lent means gave and belong. Nakuha niyo mga patid? First point pa lang po yun. Dali, pastor, nakaready na ba yung masarap na mga seafood natin sa inyo? Tatapusin ko na to. Pangalawa po, dito ako magbibigay ng konting diyan, tapos tatapusin na natin sa pangatlo at pang-apat. Ano? Siguro yung last two points, sa susunod na lang, pagbalik ko ulit. Okay. Okay, ito pa nakita ko, no? So while I was reading the verse, sabi ko, wow, he was dedicated to the Lord, now he belongs to God. Kaya pala ginamit siya ni Lord. Bakit? Ang ginagamit na Lord, yung ang buhay suku sa kanya. Eh. Pero ito pa nakita ko, mabati, no? 1 Samuel 2:18, and I like this one. Ano po sinabi yan? But Samuel ministered before the Lord. Not only Samuel was dedicated to God, but Samuel ministered to the Lord. Nang iniisip ko to, ang pumasok sa isip ko, alam nyo, church, minsan pag sinasabi nating ministry, ang nasa isip natin, oh, meron akong ministry sa mga bata. I have kids ministry. Involve ako rito. Part ako ng music ministry dyan. Part ako ng media ministry. Ako ay preacher ministry. Ako ay nasa visitation ministry. Kasi ang thinking natin, yung ministry is serving other people. Which is tama po yun. Ganun talaga yun. We need to get involved in ministering to other people. Nakalimutan natin ang sikreto. We can also minister to the Lord. Dahil si Samuel, nung siya'y lumalaki, hindi siya kaagad ng ministry sa Israel. Even though yun ang trabaho niya bilang propeta. Pero mapapansin niyo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, ang tinrabaho niya munang i-ministry si Lord. Anong ibig sabihin nun? Inuna niya muna ang kanyang relationship, pagsamba, maging maayos. Bakit? Alam ni Samuel na magiging epektibo lang siya sa Israel kung ang relationship niya sa Diyos tama. Ang dami nating nagmi-ministry sa church eh. Ang problema, we do ministry for the Lord. Sarap pakinggan, ano? Para kay Lord naman to. Para kay Lord to. Kaya lang, pakinggan niyo maigi. Hindi after si Lord kung para sa kanya yung ginagawa mo. Bakit? Kasi ang totoong ministry is not you doing it for Him, but God doing it through you. Iba yung ginagawa mong ikaw para kay Lord, iba yung si Lord ang gumagawa, ikaw lang ang ginagamit. Magkaiba yun eh. Ang dami nating faithful sa church. May ministry dito, may ministry doon, active dito, pero hindi malalim ang pagkakakilala sa Diyos. You do a lot of ministry, but your spirit is empty. Kaya may awit na ganun eh, how can you serve me if your spirit is empty? Alam ni Samuel yon. Before I become effective in ministering to Israel, dapat okay muna ako kay Lord. Siya muna unang imi-ministry ko. The word minister in Hebrew means stand before. He stood before the Lord and fixed that relationship na gusto ni Samuel, matiyak niya na ang ginagawa niya ay talagang pinapagawa ni Lord sa kanya. Bakit? Dahil ang sarap pakinggan nung ito'y para kay Lord. Pero walang kwenta yun eh. Ang gusto ni Lord, ako gagawa, hindi ikaw. Ako gagawa, gagamitin kita. Instead yung, Lord, diyan ka lang.
Stay there! Basta lahat ng gagawin ko for you! For you! Wow, ang sarap pakinggan. It sounds religious for you. Pero iniwan mo si Lord doon. Kaya ko to, Lord. Diyan ka lang. Hindi ganun kay Lord eh. Remember when the Lord Jesus Christ entered the house of Martha and Mary? The Bible says si Martha, nag-ayos, naglingkod. Mary sat down at the feet of Jesus. Dumating yung time si Martha, sabi niya, pagod na ako ah. Lord, sabi mo nga sa kapatid ko, tulungan ako, napapagod na ako rito eh. Sabi ni Lord, masyado kang busy sa lahat ng bagay. Nakalimutan mo ang pinaka-importante sa lahat at nasumpungan niya ng kapatid mo ang umupo at makinig. Minsan, ang dami nating server sa church, but we only have few people who worship and really listen to the Lord. Kaya, ang bigat ng ministry. Ang bigat ng ginagawa natin. Nakakapagod. Bakit? Because we're doing it by ourselves and our words are, this is for God naman eh. Pero si Samuel, he ministered first to the Lord. Parang bigyan ko kayo halimbawa ah. Ika dito, sir. Sample lang, tulungan mo ako rito. Okay ka lang? Kinakabahan ka ba? Huwag ka magalala, hindi kita aratin. Ito gawin natin ah. Meron akong papagawa sa'yo. Galawin ko ito, Pastor ah. Ay, papagawa ko sa iyo. So, ang trabaho mo, ushering ng offering, di ba? Kunyari. At utusan kita, gagawin mo yon para sa akin, ha? Okay, ang gawin mo, yung mga offering plate na yon, ibabalik mo lang dito. O sige, gawin mo. Ganda, ganda lang ginawa mo. Para kanino mo ginawa yan? Para sa akin, di ba? Ang sarap pakinggan, ano? Parang ang gandang tignan. Wow, gumagawa siya para sa akin. Pero hindi ganun ang ministry, eh. Ang ministry, it's not you working for me. It's I working through you. Nakuha mo? So, paano natin gagawin yan? Balik mo ron. Ito, tamang ministry. Sige, balik mo doon, sir. Ayan. Balik mo doon kay Pastor Alan. Ayan. Okay. Dito ka. So, gato gagawin natin. Ibabalik natin yan doon, ha? Hali, sumahan kita. Yun. Ayan. Kunin mo, Brad. Yun. Okay. Dito. Dito. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Dito. Ayan. Very good. Good job. Good job. Yun. Yun. Good. Amen. Okay. What's the difference? Ginagawa niya yon with me. Yung kanina, ginagawa niya yon for me. Now, he's doing it with me. Nakuha niyo? Kaya hindi siya manghihina. Sama ko si Lord eh. Huwag mo ako iiwan sa isang tabi. Lord, para sa iyo to. Diyan ka lang. Gagawin ko yan. Para sa iyo to. Para sa iyo. It's not what you do for me. It's what you do with me. Tingnan nyo, thank you ah. Tingnan nyo Old Testament. Kitang-kita mo yung word na, and God was with Moses. God was with Joshua. God was with Joseph. God was with Elijah. God was with. Laging kasama si Lord. Hindi sila nagtatrabaho nang si Lord malayo. Are you getting the point? That is what ministering to the Lord. Bago ka maglingkod ng maraming marami para sa Kanya, you first minister to God first. Make sure ikaw ay strengthened. Andiyan si Lord. Lord, gamitin mo ako. Ako, instrumento, ikaw ang gagawa, hindi ako. Yun ang salitang ministering to the Lord. Alam niyo, may sinabi po siya, no? Let us see the verse. Lapit na po ako matapos dito. Meron po akong statement na nakuha. Pakitsipa yan. Sundan nyo lang ako, papasahin ko ha. Nakuha ko itong statement na to sa isang article. Everything we do must come out from Him. Dapat at ang ginagawa natin galing sa Kanya. It means according to His perfect will. Must be through Him and must be unto Him. So lahat ng ginagawa natin dapat galing sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya. Okay?
Now, ito sinabi. Yung nakalain po. Any work for God that is initiated by man and not by God, regardless how much it is for the Lord, it is a mere religious activity devoid of the presence of Christ. We don't want to start anything for the Lord, even though it is for Him. For if we initiate anything apart from the Lord's presence is not with us. First Samuel chapter 3 verse 1. Next slide. And the child Samuel ministered unto the Lord, may word na, before Eli. Before Eli. Okay? So, anong ginawa ni Samuel? Sa chapter 3, he started doing ministry before the Lord, kasama niya na si Eli or Eli. Chapter 3 yun. E sa chapter 2, ang una niyang ginawa, hindi ka agad service sa Israel, hindi ka agad service kay Eli. Ang unang aking service, para kay Lord muna. Nung ready na lahat, now he went to Eli and said, Eli, the Lord called me, you will be my mentor. I will serve before the Lord, kasama ka na. Did you get the point? May binanggit hong maganda rito si Paul. Romans 15:18, ang ganda. Alam niyo kung nagsabi Romans 15:18, tinan niyo po yung word, ha? For I will not dare to speak of any those things which Christ hath not wrought by me to make the Gentiles obedient by word indeed. Indeed. Ano yung sabihin yun? Nilagay ko yung word na yun. Which Christ has not wrought by me. Meaning, ito po ang simple English yan para makuha nyo. I will not dare to speak of anything. Wala akong ipagmamalaki. Wala akong ipagyayabang na kahit anuman. Maliban what Christ has done through me. Yun yung salitang which Christ hath not wrought by me. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, ang ipagmamalaki ko, hindi yung nagawa ko sa kanya, kundi yung nagawa ni Lord sa pamamagitan ko. Kasi pag ikaw lang ang gumawa, hindi mo kasama si Lord, pag maganda ginawa mo, papalakpak ang tenga mo. Wow, lahat sila pumapalakpak sa akin. Ang galing ko talaga. Woo, ang galing ko. Now we get the glory. Kaya ayaw ni Lord na gumawa ka ng isang bagay para sa Kanya. Bakit? Kasi pag maganda resulta, baka kunin mo ang glory. Pero pag si Lord ang gumawa at ikaw lang ang ginamit, wala kang kukunin glory. Bakit? Alam mo, it is God that works through you. Romans 11, ito po ang verse. Ang ganda nito. Romans 11:36. For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Ano po ang word? Ano? For of Him, through Him, and to Him. Ang ganda sa Tagalog nun. Galing sa Kanya, sa pamamagitan Niya, para sa Kanya. So walang sarili ko. Lahat sa Kanya. Kaya ako gumagawa ng ganito, ginagamit lang ako ni Lord. Kaya ako nagtatagal dahil sa kapangyarihan ni Lord. At anuman ang magawa ng top guys, Christian Coalition Movement, wala rin akong glory. Ang glory para kay Lord. Alam na alam ni Peter and John yan eh. Tapusin ko rito, tapos bigay ko yung dalawang point ha. Naalala niyo sa Acts chapter 3, si Peter and John, si Jesus Christ nag-resurrect na, nag-ascend sa heaven. Chapter 3, punta si Peter and John sa temple, naalala niyo, punta sila. Tapos merong lame person asking for alms. Tapos sabi ni Peter, silver and gold, I don't have. But what I have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Alam niyo story na yun, di ba? Tapos, naramdaman niya rito. Nagkaroon ng muscle. And the Bible says, Peter took him by the hand
And then they went into the temple. The Bible says, walking, leaping, and praising God. Yun yung story na Acts chapter 3. Ito gusto ko makita nyo. Nakita ng lahat ng nasa templo. Nabigla sila. Sandali. Yan yung araw-araw na pilay sa labas ah. Ba't ngayon nandito na kasama ni Pedro tsaka ni Juan? Ano nangyari dyan? At sabi ng Biblia, lahat sila nakatingin kay Pedro at saka kay Juan. Dahil ang thinking nila, siyang nagpagaling. Pero tingnan nyo ang galing ni Peter, ano? Kasi nung time na yun, pwede na silang sambahin ng mga tao. Hoy, andali, marami na nakatingin sa akin. Diyan, sikat na tayo rito. Yeah, kami nagpagaling. Hindi ganun eh. Di ba? Yung spotlight, gumanon sa kanila. Alam ang ginawa ni Peter? Hindi siya nag-dwell sa spotlight. Yung spotlight, ginanon niya kagad kay Lord. Sabi niya, sandali lang. Why are you looking at us as if we were the one who healed this man? It was not us. It was the God of Isaac. Sila. Siyang nagpagaling. And Peter preached in the temple. And these people believe in Jesus. Bakit? Nung gumanon kila Peter, pwedeng kunin ni Peter ang glory. Sikat na tayo rito. Kaya lang, alam ni Peter na yung ginawa niya, galing kay Lord. Dapat ang glory kay Lord. Kaya ang sabi niya kaagad, hindi kami, not us, but the Lord. Papasalamat ako sa asawa ko eh. Sa iyo lagi nagpapaalala sa akin. Every time may magandang accomplishment ang CCM at saka ang tough guys, lagi sinasabi ng asawa ko, dahil saan? Dahil kanino? Dahil kanino? Sasagot naman ako, dahil sa pamamagitan ni Lord, purihin si Lord. Kasi nga naman, pwedeng sabihin ko, ang galing-galing ko kasi. Ang galing ko, kaya ako nagawa yan eh. Pwede yun eh. Bakit? Tandaan nyo, every time makakagawa ka ng maganda para kay Lord, hindi mo maiiwasan talaga ang spotlight gaganon sa'yo eh. Yung spotlight ng tao, gaganon sa'yo yan. Hindi mo pwedeng iwasan yan. Hindi masama yung ang tao, yung spotlight nila, gumanon sa'yo pag may ginawa kang maganda para sa Diyos, gaganon, hindi masama yon. Ang masama, yung mag-duel ka ron. Dapat pag ginanon ka ng spotlight, ang tingin mo kagad, oops, para kay Lord. Sa kaluwalhatian ni Lord. So the question is, bagay, hindi nyo kilala si Smuglas. Yung nakakilala kay Smuglas. Oh, kilala ng mga kabataan dito. Hindi nyo kilala yon. Yung lumalaban doon sa rap. No, rap ng mga laban na tawag doon. Flip-top. No, merong Smuglas, ano? Alam nyo, merong word si Smuglas. Doon sa last praise niya, ng laban niya doon sa iglesia ni Kristo. Oh, may kalaban sa iglesia ni Kristo, rap battle eh. Bangamat yung flip-top, huwag nyo papakinggan, ano, puro mura yun. Okay, pero nung pinakinggan ko yung kay Smuglas, meron siyang ginamit sa last word na pumasok sa isip ko. Ang ganda! Ito word niya, no? Sabi niya doon sa iglesia ni Kristong rapper, hayaan na nating tao ang umusga kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya. Sabi ko, tama yun, ano? Marami kasing tao na Kristiyano, ginagamit nila ang pangalan ni Lord. Para kay Lord naman eh. Para kay Lord naman eh. Para kay Lord to. Para kay Lord to. Ginagawa ko para kay Lord. Ang tanong, ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya? You get the point? Kasi iba yung ginagamit ka ni Lord sa ginagamit mo lang ang pangalan niya para sabihin lang na may ministry ako para kay Lord. Did you get the point, church? Dalawa na lang, Samuel's life, both got favor with God and man. 1 Samuel 2:26, and the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with man. So kaya siya ginamit ni Lord kasi ang testimony niya, okay kay Lord, okay sa ibang tao. And finally and last, Samuel was sensitive to the call of God. Kaya pala siya ginamit ni Lord, he was sensitive to the call. 1 Samuel 3:10, and the Lord came and stood and called as the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant heareth. 3 times siya narinig eh. Natutulog siya pagkakasama niya na si Eli eh. Tapos may Samuel. Gising si Samuel. Eli, tinawag mo ba ako?
Hindi. Balik ka na sa kwarto mo. Tulog ulit. Second time. Chapter 3 to. Eli. Ay, Samuel. Eli, tinatawag mo ba ako? Sabi ni Eli, pag nakarinig ka ulit ng tinig, sabi mo, Lord, your servant is here. Sensitive siya eh. Alam niya yung tinig ni Lord eh. May mga Kristiyano po bang sensitive sa tinig ni Lord? O hindi na natin ma-identify, si Lord ba to? O si Satanas? O sarili ko lang? Na paano ka magkakaroon ng sensitivity sa tinig ni Lord? Hindi naman siya mag-extra revelation sa iyong, Hoy, Pastor Alan. Pag may gumanong kay Pastor Alan mamayang gabi, hindi si Lord yon. Multo yon. Bakit? Wala na extra revelation. You want to know the voice of God? Read your Bible. Paano ka kakausapin ni Lord? Nakasarado Bible mo. Hindi mo binabasa, sasabihin mo, Lord, I want to know your perfect will. Sabi ni Lord, andun, nakalagay sa Bible ko. Ano inaantay mo? Basahin mo, andun. That's why, kapag sarado ang Bible at di natin alam, confused sa maraming Christian, is the Lord calling me or not? O baka naman si Satanas na ang tumatawag? Hindi pa alam ng marami. Are you getting the point? Ito ang mabigat na nangyari sa Israel. Chapter 4, chapter 5, lumaban sila ng gera. Paglaban nila ng gera, natalo sila. Basahin nyo yun, andun yun. As I, kwento ko na lang, di nyo naman babasahin eh. Okay? So, andun yun eh, nakalagay. So, nangyari, talo sila. Sabi ng elder ng Israel, natalo tayo ah, sa mga Philistines. Kunin niyo yung Ark of the Covenant sa silo para manalo tayo. Kasi alam naman natin, yung Ark of the Covenant, every time nandun, nananalo yung Israel. Eh, nung time na yun, lumaban sila, wala. So sabi na, kunin mo sa silo. So kinuha nila Ark of the Covenant. Dinala! Natalo, nanalo. Talo. Tataka sila, andito na yung Ark of the Covenant, presence of God. Ba't natalo pa rin tayo? Alam mo kung bakit? Kasi yung Ark of the Presence, yung presence ni Lord, banal. Yung mga Israelites, hindi banal. So, nangyari nung natalo sila, inagaw at ninakaw yung Ark of the Covenant. Nakarating yung balita kay Eli, si Eli ikinamatay yung balita. Ano nangyari? Nawala yung presence ni Lord. Eh, nung habang binabalita yon, may babaeng buntis na manganganak. Narinig yon. Kaya nung pinanganak yung anak niya, nasa chapter 3, chapter 4, ipinangalan niya sa anak niya, Ikabod. Which means, the glory of the Lord departed. Hindi ko sinasabi nga alis ang Espiritu Santo sa atin because we have eternal security. Pero mahirap neto, yung naglilingkod ka na hindi na si Lord ang kumikilos. Pero, maganda ginagawa mo para sa Kanya. Ang problema, wala na ang kapangyarihan ni Lord. Yung maikabud ka, sana wag. Sabi mo nga sa katabi mo, wag kang ikabud. Sasabi mo nga sa katabi mo, mukha ka ng ikabud. Hindi, joke lang, okay? Wag sana dumating ang time na naglilingkod tayo na wala na pala si Lord at tina nating kasama. Tayong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, in Jesus' name, we just want to thank you for your words, Lord. I pray that Lord, help us, Lord, and rebuke us and challenge us, Lord, na we do ministry not by our own strength, but according to your will, according to your power, and everything we do is for your glory. Lord, tulungan mo kami, dakilang Diyos. I pray that you just use us, Lord, and dedicate our lives to you, Lord. We just want to give everything na meron kami. Maliit man, Lord, alam namin pag nasa kamay mo, malaki ang pwedeng mangyari, Panginoon. So yung maliit na talino namin, maliit na resources namin, maliit na kalakasan namin, konting oras namin, Lord, we give it everything to you, Lord, para maging pag-aari mo na ang lahat ng bagay. Lord, just move mightily in our midst. Tawagin po natin ating pastor as we continue. Our heads are bowed and our eyes are closed. God's speaking to you tonight. There's something in your life you have not dedicated yet. Maybe you're still holding back. Na ay something sa imo kinabuhi nga nagpugong pa ka ang imo kasing-kasing
Wala pa nahatag imong tanan kasing-kasing sa Ginoo, but tonight is the night God's dealing with you. God's speaking to you. Say, Pastor, that's me tonight. God's speaking to me tonight. God's speaking to me. Please pray for me, Pastor. I'm like that. Itaas ang kumot. Kinsa na karon? Kinsa na? Kinsa na? Amen. God bless you. Hands are all around. Why don't you find a place here at the altar and come talk to the Lord? Find a place at the altar and come talk to the Lord. The invitation is open. The piano will play softly. This is your moment. This is your time to do business with God. God's speaking to you. It's time to speak to the Lord. Kabalo unsay lihok sa Ginoo sa magkasing-kasing na kay oras karon to talk with Him. God's dealing with you. You talk to Him. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord. We thank you, God, for speaking tonight. Lord, thank you for sending the man of God to preach to us tonight. Lord, you know we needed this message, Lord. I know, Lord, sa akong life, there's sometimes things I don't surrender, Lord. I miss out blessing. I pray tonight, Lord, that you would bless our church, Lord, that we would have a membership in this church, Lord, who is completely surrendered to you, Lord, that a life that's dedicated, Lord. Lord, the fact that we belong to you, that we won't take it back, Lord, but we'll just continue to love you and serve you. I pray, God, that you bless tonight, Lord. Katong mga decisions karong gabi, Lord, nga mula sila hangtod sa hangtod. I pray this all sa ngalan ni Kristo. Amen.